Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris, at sa lahat ng inyong taga-subaybay sa programa niyong ito. Ako po si Mariabel, hindi ko po tunay na pangalan. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo na hango sa tunay kong karanasan. 15 taon na ako at anak ako ng mag-asawang sina Jose at Corazon Perez na masasabi kong may maginhawang pamumuhay. Bilang panganay na anak, mayroon akong responsibilidad lalo na't matanda na ang aking mga magulang. Hindi na sila kasing aktibo ng dati. At ako ang halos nag-aasikaso pati sa mga gawain sa bahay. Paano ko ba magagawa ang lahat ng yan sa pamilya ko nang ako lang mag-isa? Siyempre kailangan kong magkaroon ng trabaho upang mapag-aral ko ang sarili ko at makatulong na rin sa pangangailangan ng aking pamilya. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap ako ng trabaho, kahit na ano pang klase yan. Kailangan ko ito dahil marami akong pangarap at hindi ko sasayangin ang aking kabataan para lamang huminto sa pag-aaral. Mabuti na lamang at agad akong binigyan ng tsansa ng may-ari ng butika sa bayan na si Mang Ben. Matagal ko na itong kakilala at lagi akong namimili sa kanyang tindahan ng gamot at kung ano pang kailangan ng magulang ko. 8 simula nang pasukin ko ang trabahong ito sa butika, maaaring nahasa na ako dito at hawak ko na ang sistema. Mas madali pa kaysa sa dati. Nagustuhan ko rin naman ang trabaho dahil maluwag ang schedule. Sa aking pagkakaalam, bukas ito ng 24 oras. Kaya naman nakahati ang ship namin sa 3 grupo. Mga bandang alas 5 ng hapon pumapasok ang 3rd shift kung saan ako kasama. At hanggang alas 12 ng gabi ang aming shift. Sa 4th shift, 4 kaming magkakasama. Si Aling Nena, si Mang Lando, si Gary at ako. Kapag oras na ng kabilang shift, kakatukin ka lang nila at pwede ka nang umuwi. Ganyan kami magpalit ng shift. At buong linggo ay ganoon ang routine namin. Kapag nakitang may urgent na bagay o personal na suliranin ng kasamahan, pwede kang makipagpalit o magpalit na lang ng schedule nang walang problema. Sa paglipas ng mga araw, walang masyadong pagbabago. Dahil halos 4 na araw at bawat linggo silang nakakasamang 3. Kung minsan nga ay ang sarap na lang manatili hanggang 12 oras na shift para makatipid sa gastos sa biyahe. Hindi naman masyadong nalalayo ang butika sa amin. 2 sakay lang ang kailangan. Noong naghahanap pa ako ng trabaho, ay inaya na ako ni Mang Ben na magtrabaho dito sa kanya. At kaagad ko namang tinanggap, lalo na't urgent na rin ang kailangan kong pera. Katulad ng mga kasamahang kasama ko dito, aminadong maluwag ang schedule dito sa butika kaysa sa ibang trabaho. May pahinga kaming maayos habang pinagsisikapan na kumita ng maayos para sa pamilya. Tulad ng ibang empleyado, umuuwi rin ako sa gabi at iyon ang dahilan kung bakit napadpad ako sa kakaibang pangyayari na matagal kong hindi nakakalimutan. Laking kabakupan naman sa mga kwento ng mga kapitbahay tungkol sa nilalang na tinatawag nilang aswang. Dati-rati ay isa lang ito sa mga paborito kong horror story, pero hindi talaga ako naniniwala dito. Dahil para sa akin, panakot lang ito upang pagbawalan ng mga bata na gumala sa gabi.
dahil peligroso talaga. Subalit habang tumatanda ako, unti-unting nalalaman ko ang kakaibang kwento ng ating lipunan ukol sa makamundong nilalang na ito. Totoo ba ang mga balibalitang aswang? Hindi mo malalaman hanggat hindi mo mismo mararanasan. Maliban sa mga aswang o mangkukulam na tinutukoy ng iba sa baryo, usap-usapan din ang tungkol sa dambuhalang isda na makikita sa ilog ng katabing probinsya. Harmless naman daw ito at hindi nanggugutay ng mga tao ayon na rin sa mga nakakakita. Maraming hindi maipaliwanag na bagay na hindi alam ng karaniwang tao sa makamundong nilalang, misteryosong hayop o anumang bagay na lumalabas sa normal na pananaw ng isang tao. Pero ano pa man ang suliranin o kwentong umaaligid sa amin ngayon, ang mahalaga ay ang kaligtasan at kapakanan ng pamilya at kaibigan. Sinasabi ko itong lahat sa konteksto na may mga nakakatakot man, umaasa ako na hinding-hindi ko ma-encounter yon sa aking pamumuhay. Ang mahalaga ay hindi mawala ng pag-asa sa kabila ng maraming paghihirap na dumarating sa buhay. Maraming rason para lumaban sa kahirapan ang pamilya. Mga pangarap o ang pagnanais na mabuhay ng maayos sa hinaharap. Gaya ng nasabi ko kanina, dalawang sakay ang kailangan kong gawin mula sa pharmacy hanggang sa amin. Minsan nga ay naglalakad na lang ako kung trip kong mag-ehersisyo. Pero dahil madilim at malayo-layo ang daan pa uwi, mas mainam na sumakay ng tricycle o kaya ng jeep para mas ligtas. Siyempre pa, babae ako kaya mas delikado kung mag-isa lang akong naglalakad. Idagdag mo pa ang mga naririnig kong mga kwento tungkol sa aswang mula sa mga matatanda sa aming lugar. Kahit sa mga kabataang kagaya ko, hindi maikakaila na may pangamba at takot din sa ganitong uri ng kwento. Lalo na kung gabi na at madilim. Hindi maiiwasang matakot kung may maririnig kang mga hindi pamilyar na tunog o kaya ay makakita ka ng anumang kakaiba o kahinahinalang bagay. Ito ang dahilan kung bakit laging maingat akong bumibiyahe pa uwi. Kapag nasa loob na ako ng sasakyan, nakatutok ang aking pandamas sa paligid. Tinitiyak kong walang sumusunod o kaya'y sinusubaybayan kami ng masasamang elemento. Minsan napapaisip din ako, paano kung totoo ngang may mga nilalang na tulad nila? Hindi natin alam, pero posible nga namang mayroon talaga. Isang gabi, mga bandang alas 10:30, tapos na ang shift ko. Kasabay ng dalawang katrabaho ko, sabay-sabay kaming umuwi. Buti na lang at madaling makasakay ng jeep papuntang bayan kung saan sasakay ulit ng jeep. Habang nasa biyahe, napansin ko ang dalawang lalaking nakaupo sa harapan naming magkakasama. Simula't sapul na sumakay kami, hanggang sa mismong pagbaba namin, nakatingin sila sa amin ng matagal na panahon. Hindi sila nagsasalita, subalit kitang-kita ko sa peripheral vision ko na nakatingin sila sa aming tatlo. Hindi ko nalang pinansin at inisip ko na lang na baka mga lasinggero lang yon na walang magawa kundi ang mga okray na mga dumadaang babae. Subalit kahit papaano ay may kutob akong may mali. Sinubukan kong hindi magpakita ng takot o kaba. Tiningnan ko lang din sila sandali pero agad ko ding iniwas ang aking tingin. Mabuti na lang din at nakarating na kami sa bayan kung saan madaming tao. Doon kami naghiwa-hiwalay ng landas ng aking mga kasamahan. Sasakay na sila ng ibang jeep habang ako naman ay naghahanap ng masasakyang jeep pauwi sa amin. Habang naghihintay ako ng jeep sa terminal, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Aling Melchora noong umaga, ang kapitbahay naming matanda na. Bago ako umalis patungong trabaho,
Nakasalubong ko siya sa labas ng bahay habang nagwawalis sa bakuran. Tinawag niya ako sandali at sinabing, "Mariabel, mag-iingat ka ha. Narinig ko sa mga kawitbahay na may nakitang yanggaw sa tabing ilog kagabi. Halos lahat ng hayop doon ay pinatay at sinipsip ang dugo. Delikado yan pagkabi na. Baka makasalubong mo pa." Sa totoo lang, hindi ako masyadong napapraning doon. Sanay na akong marinig ang mga kwento ni Aling Melchora tungkol sa kung ano-ano. Mabait naman siya, pero medyo mahilig sa chismis at sa mga kwentong barbero. Kaya hindi ko masyadong pinansin ang sinabi niya at pumasok na lang ako sa trabaho. Subalit habang naghihintay ako ng masasakyang jeep, biglang bumalik sa isip ko ang sinabi ni Aling Melchora. Kinakabahan ako sandali pero agad din naman itong nawawala. "Bahala na," sabi ko sa sarili. "Basta, mag-iingat na lang ako." Dagdag ko pa. Maya-maya pa, dumating na ang hinihintay kong jeep. Puno ito ng mga pasahero pero nakasiksik pa rin ako sa loob. Mabuti na nga lang at malapit lang ang bahay namin, kaya hindi gaanong matagal ang biyahe. Nang malapit na kami sa tapat ng bahay, bigla akong napaisip na sa halip na bumaba sa dati kong babaan, nagpababa na lang ako sa mas malayong bahagi para may pagkakataon akong maglakad pa uwi. Narealize ko kasi na matagal ko nang hindi nagagawa yon dahil lagi akong pagod pagkatapos ng trabaho. Gusto ko lang din mag-ehersisyo sandali para ma-relax ang katawan at isipan ko. Laking pasasalamat ko na walang masyadong tao sa daan papunta sa amin. Tahimik at tila ba ang peaceful ng paligid. Habang naglalakad pa uwi, naalala ko bigla ang kwento ni Aling Melchora tungkol sa yanggaw na agad ko namang inalis sa isip ko dahil ayaw kong makaramdam ng takot habang naglalakad mag-isa. Pero sa kabila nun, may kutob akong may sumusunod sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam na ramdam ko talaga. Sinubukan kong lumingon ng marahan para hindi halata. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Naisip kong baka imagination ko lang yon dahil sa mga narinig kong kwento kanina. Kaya naman ay ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad. Maya-maya pa, naramdaman ko ulit na may humahabol sa akin. Kaya ngayon ay mas matindi ang kabang nararamdaman ko kaysa kanina. Tumakbo na ako ng mabilis habang paulit-ulit na tumitingin sa likod ko. Wala pa rin naman akong nakikita pero bakit ang lakas ng kaba ng dibdib ko? Parang may pumipigil sa puso ko na huminto dahil sa kabang nararamdaman ko. Bigla akong napahinto nang may marinig akong kaluskos mula sa mataas na damo sa tabi ng daan. Tila ba may dumadaan o kumikilos doon? Pero dahil madilim, hindi ko makita ng malinaw kung ano o sino yon. Tuluyan na akong kinabahan ng marinig kong may kumakahol na aso sa malayo. Ang lakas ng kaba ko habang patuloy akong nakatayo doon at nakatingin sa damo. Maya-maya pa, may nakita akong dadaang tricycle. Kaya agad akong sumenyas dito para makisabay. Mabuti na lang at pumayag ang driver na isabay ako. Habang nasa loob ako ng tricycle, nakahinga naman ako ng maluwag. Pero hindi pa rin ako makalma dahil ramdam ko pa rin ang panganib sa paligid. Kinausap ko ang driver para maaliw ang isipan ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kwento-kwento sa aswang. Pati na rin ang nararamdaman kong parang may sumusunod sa akin kanina habang naglalakad. Natahimik sandali ang driver bago nagsalita. "Alam mo ba, marami na akong naririnig na ganyang kwento dito sa atin. Huwag ka sanang matatakot ah.
Pero tama siguro ang kutob mo kanina. Maraming hindi pa natutuklas ang nilalang sa mundo. Kaya dapat mag-ingat talaga. Doon ko lang napagtanto na hindi lang pala ako ang nag-iisang nakakaramdam ng ganoon. May katotohanan siguro sa likod ng lahat ng kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang. Lalo na ngayong narinig ko na rin ang karanasan ng iba. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano mangyayari sa akin ang mga bagay na yon. Tao lang naman ako na gusto lang ng payapa at maginhawang pamumuhay. Bakit naman ako makakasalubong ng mga nilalang na ganon? Nang makarating kami sa tapat ng bahay namin, nagpasalamat ako sa driver at agad akong bumaba. Pero bago ako tuluyang iwan nito, may huling bilin siyang nagpakaba sa aking dibdib. Ingat ka palagi. Delikado talaga kapag gabi na. Maraming nangyayaring hindi natin naiintindihan ni hindi nga natin nakikita. Huwag kang mapapalagi ng basta-basta sa paligid mo. Tumango lang ako at ngumiti bago ko isinarado ang pinto ng tricycle. Pero nang makaalis na ito, hindi ko mapigilang mapraning ulit. Lumingon-lingon ako at tumingkayad para tignan kung may sumusunod sa akin. Mabuti na lang at nakarating agad ako sa bahay ng ligtas. Pero bago ako pumasok sa bahay, napatigil ako sandali nang may mapansin akong kakaiba. May mantsa ng dugo sa gilid ng pinto. Agad akong napatalon sa gulat. Pero pagtingin ko ulit sa gilid ng pinto, wala na yung mantsa ng dugo. Napahawak ako sa dibdib ko at para ba akong sinasakal sa takot. Tinignan kong muli ang paligid, pero wala namang ibang tao doon. Dali-dali akong pumasok sa bahay at agad na kumatok sa silid ng magulang ko. Gising pa pala sila dahil nanonood sila ng TV. Nang pagbuksan ako ni tatay ng pinto, napaupo ako sa pagod at takot. Agad niyang napansin ang itsura ko. Bakit anak? Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko alam pero bigla akong naiyak. Yumakap ako kay tatay at doon ko naibuhos ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa ay kumalma na rin ako at naisip kong ikwento sa magulang ko ang lahat ng nangyari. Pagkatapos kong maibuhos ang nangyari, nagkwentuhan kami saglit ng mga magulang ko. Sabi nila, normal lang daw na makaramdam ng takot lalo na't gabi na at mag-isa akong naglalakad. Posible ring imagination ko lang daw ang lahat dahil sa kaba. Pero sa kabilang banda, pinayuhan din nila ako na huwag nang bumaba ng jeep kung malayo pa sa bahay, lalo na paggabi na. Delikado talaga at marami pa ring hindi nalalaman sa mundo. Maaaring may katotohanan sa likod ng lahat ng kwento tungkol sa mga misteryosong nilalang. Kaya kailangan talagang maging maingat. Dahil pagod na pagod ako, agad na akong natulog pagkaakyat ko sa kwarto. Hindi ko alam pero parang may pumipigil pa rin sa puso ko na kumalma. Parang may malaking pasanin sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Pero dahil nga sa pagod, ay nakatulog agad ako. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil kailangan kong bumili ng pananghalian bago pumasok sa trabaho. Pero bago umalis, naalala kong tanungin ng magulang ko kung ano ang reaksyon nila sa kwento ko kagabi. Oo nga po pala, alam niyo po ba kung ano ang sinabi ni Aling Melchora nung isang araw? May nakitang yanggaw daw sa tabing ilog, tapos pinatay ang lahat ng alagang hayop doon. Kaloka hindi po ba? Kwento ko sa kanila. Doon ko lang nalaman na totoo nga pala yon, at hindi lang isa sa mga chismis ni Aling Melchora. May nakitang mga bangkay ng hayop na walang laman ng tiyan. Posible nga siguro talaga na may yanggaw sa lugar namin. Napailing na lang kami sa takot
pero nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas naman ako nung naglakad akong mag-isa kagabi. Hindi ko nalang pinatulan ang lahat ng bagay na yon at umalis na ako para mamalengke. Inisip ko na lang na baka nga imagination ko lang ang mga pangyayari kagabi dahil sa kaba at takot ko. Bago ulit ako pumasok sa trabaho, sumakay muna ako ng tricycle papunta sa simbahan para manalangin at magpasalamat. Naramdaman ko kasing kailangan kong gawin yon kahit na hindi naman ako palasimba. Isang bagay lang ang paulit-ulit na sinasambit ko habang nakatayo sa harapan ng altar. Salamat po Lord sa pangangalaga at pag-iingat niyo sa akin kahapon. Hindi ko po alam pero salamat talaga. Yun lang at yun lang din ang sinasabi ko ng paulit-ulit. Parang gusto kong maibuhos lahat ng pasasalamat sa poong may kapal. Dahil ligtas nga ako. Pagkasimba, dumiretso kagad ako sa pharmacy para pumasok sa trabaho. Nagulat na lang ako nang pagdating ko roon ay may bagong empleyado pala. Nakita kong nakikipagkwentuhan si Gary sa isang binata na mukhang kaedad ko lang. Mariabel, halika rito. Ito pala si Jonas. Bagong empleyado ngayon dito. Galing din siya sa lugar niyo. Wika ni Gary. Napatingin naman ako kay Jonas na nakangiti habang may pagkaway pa sa akin. Hello. Tagasang ka banda sa amin? Tanong ko dito habang nakangiti. Tagakabila po, dun sa may tabing ilog, maikling sagot ni Jonas. Bigla akong napatigil sa sinabi niya. Kapitbahay pala niya ang lugar kung saan nakita ang mga pinatay na hayop dahil sa yanggaw. Napatingin ako sa kanya ng matagal na para bang gusto kong makakuha ng sagot kung alam din ba niya yon. Ngumiti lang ulit siya sa akin bago humarap kay Mang Ben para asikasuhin ang mga dokumento niya bilang bagong empleyado. Samantalang ako naman ay dumiretso na sa counter para simulan ang trabaho ko. Sa kaibutura ng puso ko, hindi ko maiwasang mag-alala tungkol sa sinabi niyang taga-tabing ilog siya. Paanong nakaligtas siya kung nandoon nga ang napag-uusapang yanggaw? At kung sakaling gabi-gabi siyang dumadaan sa mapanganib na lugar na yon, paano niya nagagawang manatiling buhay? Maraming tanong ang pumasok sa utak ko, pero agad kong pinigilan. Ayaw kong mag-assume o humusga ng basta-basta na lang, lalo na't magiging kaibigan ko si Jonas bilang katrabaho. Pero sa tuwing naaalala ko ang lahat ng pangyayari, hindi ko talaga maiwasang magkaroon ng agam-agam sa bagong empleyado sa pharmacy. Simula nang makilala ko si Jonas, hindi ko maitatanggi na mayroon akong hindi magandang pakiramdam sa kanya. Hindi ko alam pero parang may mali o baka nga imagination ko lang dahil sa lahat ng pangyayari recently. Gusto ko sanang alisin sa isip ko ang mga agam-agam pero hindi ko magawa. Pero upang maging patas, sinubukan kong lalong makipagkaibigan kay Jonas sa tuwing nasa trabaho kami. Nalaman kong mabait naman pala itong tao, tahimik at masipag na katrabaho, pero may malaking tanong pa rin na hindi mawala sa utak ko. Paano niya kaya nilalakasan ang loob niya na dumaan gabi-gabi sa mapanganib na lugar? Isang araw, habang hinihintay na mag-print si Mang Ben ng ilang resibo, napagtripan kong tanungin si Jonas. Musta pala sa inyo? Delikado bang dumaan doon sa may tabing ilog, lalo na kapag gabi na? Napalunok si Jonas at tumingin sa akin ng matagal, bago sumagot. Okay naman. Depende na rin kasi minsan may mga naiiwan na basura doon na pwedeng maka-attract sa mga ahas, kaya delikado talaga. Pero kung madilim na, hindi na talaga ako doon dumadaan.
Bakit? Natatakot ka bang mag-isa? Pabirong tanong ko ulit habang nakangiti. Pero bigla siyang napatigil at nakatingin lang sa sahig. Maya-maya pa ay ngumiti ulit siya. Siyempre naman, marami talagang hindi naiintindihan at hindi nakikita sa gabi. Kaya iwasan na lang. Tumango na lang ako pero habang papalayo si Jonas, ramdam kong may tinatago ito sa matagal ko nang hinala. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagkapraning ko o naghahanap lang talaga ako ng masisisi. Naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Gusto ko sanang kalimutan na lang ang lahat ng bagay na nakakapagpapraning sa akin. Isang buwan din ang lumipas at tuluyang nawala na rin ang usap-usapan tungkol sa Yanggaw. Nakasurvive naman ang ibang mga alagang hayop malapit sa ilog. Kaya sa palagay ng marami ay umalis na ito o nabaril na siguro kaya hindi na nakikita. Habang papalapit ang undas, abala ang lahat sa sementeryo sa paglilinis ng mga puntod ng yumaon nilang mga mahal sa buhay. Ganoon din ang pamilya ko. Kaya hindi na kami nag-usap pa tungkol sa mga misteryosong nilalang o anumang bagay na nakakatakot. Naalala ko lang bigla si Jonas nang makita ko siyang dumating isang araw na may malaking gasgas sa braso niya. Agad ko itong napuna at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Napahawak siya sa braso niya at ngumiti. Ah, wala to. Naaksidente lang. Natapilok ako sa matarik na daanan papunta sa simbahan kagabi. Kaya eto, nagkagasgas ako. Tumango na lang ako pero hindi ako naniniwala sa palusot niya. Marami pa rin akong tanong. Pero hinayaan ko na lang din. At baka nga nag-i-imagine lang talaga ako ng kung ano-ano laban sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang araw, nabigla na lamang siyang nagsabi kay Mang Ben na aalis na siya sa trabaho at sa bayan na ito. Ganoon na lamang ang pagkabigla namin nang malaman yon. Ang sabi ni Mang Ben, bigla na lang daw nagpaalam si Jonas nang hindi man lang nagpapaliwanag ng husto. Basta ang naaalala ko lang, habang papalayo siya, nilingon niya ako at ngumiti ng pagkalungkot-lungkot. Simula noon hindi ko na siya nakita. Hindi ko na rin alam kung nasaan o kamusta na si Jonas ngayon. Ang alam ko lang, hanggang ngayon ay nababahala pa rin ako. May kutub akong may tinatago siyang matagal ng agam-agam sa aking dibdib na posibilidad na siya ngayon ang Yanggaw na nilikha ng aming imahinasyon. Pero sa huli wala na akong magagawa, kundi ipagpasa Diyos na lang ang lahat. Marahil ay hindi rin ako dapat masyadong humusga sa kanya nang walang matibay na basihan. Ang mahalaga, ligtas at payapa na ulit ang aming lugar sa kasalukuyan matapos ang lahat ng alingaw-ngaw at takot noon dahil sa Yanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nito at sa inyong pakikinig. Maraming maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.